kaibigan, narito ng kasaysayan ni Juan Crisostomo. Sa bawat puso ay may pag-ibig. Dito sa ating dulang, maginginto ang kasaysayan. Juan? Uy, bakit ka umiiyak? Ate Pia? Bakit may bag na nakasukbid dyan sa likod mo? Pinalayas ako sa amin ng inay ko. Ha? Nakiusap ako. Nagmakaawa. Pero kahit anong sabihin ko, hindi ako pinagbuksan ng pinto ni inay. Bakit? Anong nagawa mong kasalanan? Wala. Galit sa akin ang inay at itay ko. Dahil ako raw ang buhay na tagapagpaalala sa kanila. Nanaapi sila ng tunay kong ama. Kaya ayaw na nila akong makita. Ayaw na nila akong makasama. Buisit raw ako sa buhay nila. Ako raw ang dahilan kaya naging sugapa si itay sa alak. At kaya naging sugapa si inay sa sugal. Malas raw ako sa kanila. Saksakan ng malas. Hindi ka malas. Masakit natin, Pia. Masakit. Napakasakit sa akin na mapaiwalay ako kina inay at itay. Kahit malupit sila sa akin, kahit hindi nila ako mahal, mahal ko sila. Mahal na mahal. Kung may maitutulong lang ako sa'yo, gagawin ko. Naaawa ako sa'yo. Naaawa ako sa'yo. Salamat, Ate Pia. Sa lahat ng awa at pagbabalasakit mo sa akin. Hindi kita makakalimutan kahit saan ako makarating. Sige, Ate Pia. Aalis na ako. Saan ka pupunta? Hindi ko alam. Hahanapin ko ang tunay kong ama. Hahanapin ko siya. Kahit saan. Juan! Juan! Ate Pia. Huwag mo nang hanapin ang tunay mong ama. Alam ko. Alam ko na. Kung sino siya. Ha? Sinong tunay kong ama? Sino, Ate Pia? Sino? Juan! Juan! Itay. Buti, nabutan kita. Bakit po, itay? Nagbago na po ba ang isip ni inay? Hindi niyo na po ba ako palalayasin? Pauuwi niyo na po uli ako sa atin? Hindi. Hindi po. Sasabihin ko lang sa'yo kung sino ang tunay mong ama. Kilala ko na po siya, itay. At ibibilin ko lang sa'yo na dapat mong gantihan ang lahat ng utang na loob mo sa amin ng inay mo. Sa lahat ng pagod, hirap at gastos namin sa'yo mula nung maliit ka pa hanggang ngayon. Sa lahat-lahat. Huwag po kayo mag-alala. Sisikapin ko pong mabayaran ang lahat ng pagod, hirap at gastos niyo po sa akin. Dapat. Hihintayin namin yan. Opo. Sige, lumakad ka na. Paalam po, itay. Madilin mo pagbabayad sa amin, Juan, ha? Para may panginom ako at may pansugal ang inay mo. Oh, Juan. Ano ginagawa mo rito sa labas ng gate? Dapat naroon ka sa pwesto natin ng car wash. Nagpunta po ako rito sa bahay nyo
Kasi sabi po ng inay ko, kayo raw po ang tunay kong ama. Ikaw? Ikaw ang anak ni Norma? Balikan natin ang kasaysayan ni Juan Crisostomo. Sa bawat puso ay may pag-ibig. Dito sa ating dulang, mga ginintuang kasaysayan. Nasaan? Asan niya nagpakilalang anak mo sa ibang babae, Saldi? Nasa labas ng gate. Bakit hindi mo pinapasok? Dapat mo munang malaman ang tungkol sa kanya para mapag-usapan natin kung ano nararapat. Anong pang pag-uusapan natin? Iisa ang dahilan kaya nagpakilala sa iyong anak mo. Kaya siya naparito dahil kailangan niya ang tulong mo. Mercy. Wala kang magiging problema sa akin. Matagal na kitang napatawad sa naging pagkakamali mo nung araw. Matagal ko nang kinalimutan ng nakaraan. At maiintindihan ko kung itutuwid mo ang naging pagkakamali mo. Kung pupunan mo ang mga pagkukulang mo sa iyong anak sa labas. Tatanggapin ba natin siya rito sa poder natin? Bakit hindi? Walang kasalanan ang anak mo sa naging pagkakamali niyo ng kanyang ina. Matagal mo na siya napabayaan, Saldi. Kailangan niya ng kalinga ng tunay niyang ama. Kaya mula ngayon, dito na siya titira sa atin at makakabilang na siya sa ating pamilya. No, Mommy. Hindi ako papayag na tumira dito sa bahay natin ang anak ni Daddy sa labas. Ako man po, Mommy. Ayoko mapabilang sa family natin ang anak sa labas ni Daddy. Joel, Natalie. Ano na lang ang sasabihin sa atin ng mga kakilala at kaibigan? Mami, kapag kinupkup niyo po ang anak sa labas ni Daddy, mapupulan tayo ng marami. Nagkasundo na kami ng Daddy niyo. Bakit tayo dadamay ni Daddy sa naging mali niya nung araw? Unfair naman yun, Mami. Huwag po kayong pumayag sa gusto ng Daddy. Hindi lang gusto ng Daddy niyo ang pagkupkup natin sa anak niya sa iba. Yun din ang pasya ko. Pero Mami... At hindi na yun magbabago. Unfair kayo, Mami. Walang kasalanan ng anak ng Daddy niyo sa ibang babae. Hindi niya kasalanan maging anak siya sa pagkakasala. Na maging illegitimate child. Kawawa siya. Kawawang kawawa. Kaya kukup-kupin natin siya sa ayaw at sa gusto nyo. Akala ko pa naman, Joel, napatrouble ka. Kaya pagdating mo dito sa Skinita, salubong ang mga kilay mo. Buti pa nga, napatrouble ako, Imo. Kasi alam ko, kahit kanino ako mapatrouble, nasa likod kita. Oh, siyempre naman. Magkatropa tayo, eh. Pero mas mabigit pa sa napatrouble ako ang nangyari. Kasi kinupkup ng ermat at erpat mo ang anak sa labas ang Daddy mo? Oo! Gaya nga ng sinabi ko sa'yo, nakatira na siya sa bahay namin ngayon. At alam mo ba kung sino ang anak sa labas ng Daddy ko? O sino? Si Juan! Nagtaga rito sa squatter! Ha? Yung kaibigan ni Pia? Siya nga! Oh, bakit ka tumatawa? Sino ba naman ang mag-aakala na ang mas patay gutom pa sa akin ay magiging anak pala ng mayaman na gaya ng Daddy mo at magiging kapatid mo pa? Hindi ko kinikilalang kapatid ang Juan na yun at hindi ko siya maaaring kilalaning kapatid kailanman. Ay, Joel. Imo, hindi dapat magtagal ang Juan na yun sa bahay namin. Palalayasin ko siya doon. Palalayasin ko siya. Mangyari na mangyari. Balikan natin ang kasaysayan ni Juan Crisostomo. Sa bawat puso ay may pag-ibig. Dito sa ating dulang,
mga ginintuang kasaysayan. Juan! Ate Natalie. Hoy! Huwag mo ako matawag-tawag na ate. Naalibadbaran ako. Sabi ni Mami, gumalang raw ako sa inyo ni Kuya Joel. Kasi nakakatanda ako kayong kapatid. Kami lang ni Joel ang magkapatid, ano? Sumusunod lang ako sa mga bilin sa akin ni Mami. Kapag wala dito sa bahay si Mami, huwag mong sundin yung mga bilin niya sa'yo. Kami ni Joel ang sundin mo. May iuutos ka ba sa akin? Lalapit ba ako sa'yo kung wala? Sige, sabihin mo lang. At pagkatapos ko magdilig ng mga halaman, gagawin ko na. Tigilin mo muna yung pagdidilig. Umakyat ka dun sa puno ng nyog. Kumuha ka ng mga buko. Ano? Hindi ako marunong umakyat sa puno ng nyog. Problema mo na yun. Baka mahulog ako. Buti nga kung mahulog ka. Para matapos ng problema namin ni Joel sa'yo. Akyat dun sa puno! Pero... Ayaw mo ako sundin? Diyan ka sa swimming pool! Ate Natalie! Saan mo ako itinulak dito sa swimming pool? Maligo ka! Dahil ang baho ng sigo ng katawan mo, amoy is water! Hindi ako marunong lumangoy! Lulubog ako! Malulunod ako! Hoy! Bastos ka! Sorry, Kuya Joel. Hindi ko napigilan ang pagbahing sa tabi mo kasi sinipon ako nang mahulog ako sa swimming pool. Buti na lang napakapit ako sa gilid ng pool kaya hindi ako nalunod. Nagangatwirang ka pa! Kuya Joel! Hindi lang batok ang patitikim ko sa'yo. Para magtanda ka, sisikmurahan kita! Sige! Mamilipit ka! Mangisay ka! Mamatay ka na! Ulol! Makatagal kaya si Juan sa pagmamalupit sa kanya ng mga kapatid niya sa ama na sina Joel at Natalie. Mga nagsiganaw, Jenaline de la Cruz, Lionel Benjamin, Susan Robles, Bobby Cruz, Rosana Villegas, Maynard Landicho Jr., Chiquit Amor, Angelo Alcantara, Babes Angeles, at Alan Ortega bilang Juan Crisostom. Sound effects Jeremy Cha. Technical supervision nina Eric Lucero at Bong Muyar. Musical director Boboy Salonga. Production assistant Anching Cruz. Ito ay mula sa panulat ni Orly Aquino at sa direksyon ni Salvador M. Royales. Mga ginintuang kasaysayan.